Hello, OG! I'm David. And I'm Rai. Nandito tayo sa Cavite and welcome to our dream house. Okay, so bago tayo pumasok sa loob ng bahay, dito muna tayo sa aming garage. Dito sa garage, dalawang kotse ang kakasya. Dito sa side na to, ito yung daan papuntang basement. Actually, sa bahay namin, both sides ng bahay, may ganitong daanan. At bago tayo bumaba papuntang basement, makikita nyo itong vertical gardens at saka yung mga plants dito. Kasi nakakaganda sa bahay, di ba, pag may green. Diba? So, andito naman tayo ngayon sa aming service area sa labas ng bahay. Itong service area namin, plano namin gawin dito in the future is dirty kitchen. Although ngayon, hindi pa namin siya ginagamit. Ang pintura niya puti kasi maaliwalas at malinis tingnan. Growing up, I don't have really a specific dream home. Maybe because I'm too young for all of that. But when I started working, that's when I realized that I want to settle down and have my own retirement home. And nothing in particular. I just want a big house. That's it. I think that is one of the good influences that you had on me. What's great about our relationship is we talked about the future a lot. And one of those things that we talked about is settling down in our future home. Okay guys, itong daan na to, papuntang basement area kung saan matatagpuan yung aming maid's room, driver's room, stock room, and the star of the basement area, yung aking music room. Tara! Let's go! So this is my music room, my work area. I am a singer. I have been a singer for over 2 decades already, and I also write songs. Isa sa mga nasulat kong kanta ay kahit kunwari man lang, interpreted by Agsunta and Moira de la Torre. Dito ako nagsusulat ng mga kanta, dito ako nagre-record, dito ako gumagawa ng videos. So David and I met 2015, and then nagstay kami sa isang maliit na condo. Then after experiencing the city life, we kind of like felt na parang mas maganda kung mas malaki yung place namin. Yung environment mas maliwalas. So naisip namin mas maganda kung bahay. Ang una namin tinignan is lote lang muna. Fortunately, yung brother-in-law ko, may mga connection siya sa mga broker. And inintroduce sa amin to, itong place namin na to. And then when we had our ocular visit, nagustuhan namin because the place, sobrang relaxing. Tapos mahangin, mataas yung lugar, ang overlooking ng magandang view. So because, syempre, medyo pricey yung lupa, binili muna namin yung lupa in 2016. Wala pa kaming plan that time na mag-construct ng bahay. The construction of the house started nung nag-pandemic. So during pandemic, na-realize namin na parang kailangan na natin ng bahay. So doon nag-start yung construction ng house nung 2020 during pandemic. So ngayon, nandito naman tayo sa kabilang side ng bahay namin. Kanina na-mention namin na dalawa yung way papunta ng basement. Ngayon, akit naman tayo papunta sa aming main house. Let's go! Okay, bago tayo papasok sa bahay, ito yung aming main door made of solid nara, customized. Tapos para sa ating security, nilagyan namin siya ng digital lock na may 3-way access. Pwede siyang code, pwedeng card, and pwede ding fingerprint. So, pasok na tayo. Here we go. Let's go! Tama. Okay, so, andito tayo sa loob ng aming main house at ang unang bubungad sa inyo ay ang aming high ceiling. At syempre, yung star ng aming living room, itong napakataas na accent wall, custom-made individually cut blocks from mahogany wood. Ang inspiration nito is, nakita namin sa Pinterest, isang design, art design na ganito yung itsura. Pero nagpagawa kami ng sarili namin na unique na design ng accent wall. So kung na-notice nyo, wala kaming TV dito sa living area. Kasi intentionally, sinadya namin talagang wala siyang TV. Kasi this is supposed to be a social area para walang distraction kapag may kwentuhan, chikahan with friends at saka sa family namin.
So yung design ng bahay, if you notice, is modern contemporary with colors na shades of blue, dark blue, and then orange, yung burnt orange, there's copper, because yun yung kulay ng aming union ceremony back in 2018. We really wanted something simpler because we were not rich. But then we felt na if we're gonna invest on something, might as well ito doon na natin, parang yung retirement na kung saan tayo tatanda. Ganun na, so grow old with you, cue in music. Parang ganun. But then since we couldn't afford it that time, we felt na since we're going to invest, let's wait, let's be patient, and let's save and save and save. So nag-save kami for 4 years. Kasi 2016 namin binili yung lupa. Yung sa house talaga, si David talaga gusto niya malinis, white talaga. The house actually, the property isn't that big, but because of white and how it's decorated, it appears to be really big. Another thing na gusto namin is, sabi nga maaliwalas, high ceiling. That's for sure. Yeah. Oh, because we had a friend. Kasi when we had it constructed and designed, we had a friend na sabi niya, alam nyo, kung gusto nyo social talaga tingnan yung bahay nyo, dapat high ceiling. Ganon. Sabi namin may chandelier, ganon. Oh, and we didn't really have that concept. Kasi nga, we didn't grow up rich eh. So we didn't have the concept of high ceiling. Ay, ganon pala, pang mayaman na bahay. So sabi namin, oy, dapat talaga minimum ganito yung taas ng ceiling. Kaya yun, para maaliwalas, high ceiling. And sinabi din ng friend namin, friend, dapat 3 meters, yung pinaka-isagad nyo, para high ceiling talaga, no, yung bahay nyo, yeah, at maaliwalas. Which is true. Kaya mas maluwag tingnan because of the high ceiling. Okay, lahat ng furniture dito sa bahay ay custom-made. Katulad nung buffet table natin doon and isang console table here na it looks antique pero actually custom-made siya. Pinagawa lang namin siya gamit ang mga lumang kahoy nila. And then ang benefit sa having one supplier making all your custom-made, minsan nagbibigay sila ng freebie. Katulad nung table dito sa gitna. Nung una, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito kasi freebie lang to. Pero nilagay ko siya dito para ma-define yung space between the living room and the dining room. And then dito naman tayo sa aming dining room. So before tayo pumunta sa dining room, makikita niyo yung view dito, sobrang ganda. Makikita niyo yung mga greens. Tsaka mataas kasi yung location, kaya masarap kumain dito. Yung aming dining table is made of full slab na nara at minintain namin yung original shape niya. Hindi namin siya ginawang perfect rectangle. This is an 8-seater dining table. Ang kapal nito nasa mga 5 inches. Dito kami kumakain with friends and family. So, yeah, so with tufted chairs para mas classic yung itsura niya. Naglagay lang kami ng mga vases dito. Pag hindi siya ginagamit, binili ko lang dito sa Dapitan Arcade. And syempre, meron tayong from Shopee na chandelier. Andito naman tayo ngayon sa aming kitchen area. Alam mo itong kitchen area namin, sinadya namin na malawak at saka malaki. Kasi gusto namin, naghahabulan kami ni Hubby David dito. Yes, dream namin talaga malaking kitchen. And also, meron kaming island na ganito. Because we wanted something that is very like yung sa American na mga kitchens. Para yung dining table, nagagamit siya for special dinners or special na mga kainan. At dito yung mga regular, yung everyday na breakfast, lunch, dito kami kumakain. And notice, puti yung kitchen para malinis tingnan. And we wanted it to be a little bit more different and fancy. Kaya gold yung fixtures, if you notice. Even the handles ng mga cabinets, the faucet, the sink is gold. And then notice nyo, aming mga cabinets ay naka-glass open, makikita yung loob. Because pag open daw yung cabinets, nakikita yung loob, makikita mo na malinis ang mga gamit, organized yung kitchen. So again, malawak yung kitchen also because mahilig kami magluto. So it's quite obvious sa dami naming hanash, this is our favorite place dito sa bahay. So this is the common powder room. Where originally, powder room lang dapat siya. Pero pinalagyan din namin ng shower. Because kami ni Ray, we like to host guests and friends dito sa bahay. So pag maraming tao dito, mas maganda din kung maraming shower na pwedeng gamitin nila. Okay, dito sa ground floor, mayroon tayong isang guest room. Halika, pasok tayo. Okay, so yung reason namin kung bakit meron kaming
guest room sa ground floor is because bukod sa mga family at saka friends namin, pag nagstay sila dito, kami ni Abby David, pagtanda namin, hindi na kami mahihirapang umakyat second floor, di ba? Pag uugud-ugud na kami, di ba? Ang hirap. Tapos lahat ng mga guest room namin dito, tsaka lahat ng rooms dito actually, meron siyang sariling restroom or toilet. Ito yon. So yung bahay namin, ang lot size is 260 square meter. And then the floor area ng bahay is a total of 350 square meter. Meron siyang basement, ground floor, at saka second floor. And then the materials, may concrete, and then may wood. Yung wood dito, nara, and then may mahogany rin. And then there's also quartz stone na ginamit sa kitchen. And then may mga wood planks for the tiles. Marble design na mga tiles ang ginamit din. At saka may wood laminate. So eto naman yung aming hagdanan. The steps are made from solid nara na wood na custom-made, same supplier ng aming mga furniture. Siyempre glass para mas modern pa rin siya. And then butas-butas yung aming hagdanan para maaliwalas yung tuloy-tuloy yung flow ng hangin dito sa bahay. Tara, akyat tayo! Go! So andito naman tayo ngayon sa aming second floor at ang unang bubungad sa inyo, itong aming tambayan area ni Abby David. Dito sa area na to, mahilig kaming tumambay kasi malakas ang internet dito at saka dito kami galaro ng Mobile Legends. Yes, if you can see dito sa area na to, very cozy yung feels because malapit na siya sa aming bedroom. And then if you notice, merong mga wall panels na pinasadya namin because it actually elevates the wall. Parang nagmumukha siyang mas fancy, mas social siya tingnan pag merong mga panels like this. Kung sa basement, meron akong man cave doon, yung aking sariling studio. Dito naman sa taas, nandito yung aking office. Halika, pasok tayo, tingnan nyo. So ito yung aking office dito sa second floor. Medyo maliit lang siya, pero this is where I spend most of my time, weekdays from Monday to Friday. Ang gusto ko dito sa office ko is yung view, for now. Kasi pag nakita niyo yung view, kita dito ang Laguna Bay. Tapos, mahilig din ako magkape. Kaya meron ako dito mini coffee maker. So yung lot, binili namin noong 2016. Nabili namin siya ng 19,000 per square meter. So roughly nasa 5 million yung bili namin. Mm-hmm. And then, for the house naman, yung construction, kasama na yung mga gamit namin, around 11 to 12 million. Dito sa second floor, meron tayong dalawang kwarto. The first room is another guest room, kaya pasok tayo. Ito yung pangalawa nating guest room. Very similar siya sa guest room sa baba. Now, it's a little bit smaller compared sa guest room sa baba because to make space para sa balcony. So, this is the last room in this house. This is our room, the master's bedroom. Mahilig kami ni Ray mag-travel. So, when we had this master's bedroom made, we wanted the feels na parang nasa hotel. So ito yung aming walk-in closet dito sa bahay. Yung pangarap naming walk-in closet, yung puro glass siya na nakikita mo yung sa loob, tsaka meron siyang lights. Yes. Nakikita niya yan, may lights. And then para siyang sa boutique na, alam mo yun, pag tinignan mo, naka-display. Tara, silipin natin yung master's bathroom. So dito sa master's bathroom, very similar sa aming bedroom, yung feels na fancy hotel feels. Yung faucet, yung sink, even the knobs ng mga cabinets are gold fixtures. Para mas fancy, even the shower is also gold. So dito nagtatapos ang tour sa aming dream house. Thank you OG for having us. Sana na-inspire kayo sa aming home story. Till next time, bye! Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.